Nasa kabuuang 11 katao na ang nahulihan ng tanimbala sa Paliparan ang pinalaya na ng mga otoridad. Ayon sa Public Attorney's Office, labag sa batas ang ginagawang pag-aresto at pagkulong sa mga biktima. Si Ben Corvera sa detalye. Lima pa sa mga biktima ng tanimbala ang napalaya sa tulong ng Public Attorney's Office. Dalawa sa mga biktima, mangiyak-ngiyak nang iharap kanina sa media. Tila nagkaroon daw ng trauma ang kanilang pamilya matapos silang ikulong ng isang araw. Kabilang na rito si Ryan Rosales na magdi-deliver lang sana ng ice cream sa isang food stand sa loob ng NAIA Terminal 3. Inamin niya na pag-aari niya ang nakumpiskang bala pero ito raw ay gamit na at souvenir mula sa isang kaibigang pulis. Unaware po ako na nasa bag ko yung bala. Oh. Hali, bigay po sa akin ng friend ko yun na pulis. Yun po yung naiisip ko yung pamilya ko. Si Reynaldo Salado napupunta lang sana sa Cagayan de Oro dahil uling araw na ng lamay ng kanyang namatay na ama. Ayon kay Salado, alas 11 pa lang ng umaga noong Miyerkules, nagmamakaawa na siya sa may airport police dahil bukod sa patay na ama, mahirap lang siya at walang pampiyansa. Sobrang sakit, halos parang mamatay ako sa sakit, yung naramdaman ko. Iyak ako nang iyak sa terminal 3, iyak ako nang iyak, ang tagal ko doon. 11:50 ako nandoon, tapos dalhin daw ako sa terminal 1. Tapos sabi ko, ba't ang tagal na hanggang nabutan na ako nitong isa. Ito na raw sana ang pagkakataon para makapiling ang kanyang mga magulang na matagal niya na rin hindi nakikita. Ako yung breadwinner nila, noon pa, kasi mahirap lang kami. Nung malakas pa sila, ako ang breadwinner, ila sa lahat ng magkakapatid. Tapos sila bali nang magpadala ko manti noon trabaho sa Manila para lang magpadala sa kanila. Tatlo pa sa mga biktima ay kinabibilangan ni na Mildred Bitug ng Cainta, Rizal, Josephine Rabano ng Batangas City at Shine Enola ng North Fairview, Quezon City. Ayon kay PAO Chief Persida Acosta, umaabot na sa 11 biktima ng tanimbala ang napalaya. Parang kinukurot ang puso ko dahil parang ibang kasama ko sa gobyerno, walang awa, walang habag sa mga maralitang kagaya nila. Wala naman nagawang kasalanan, wala naman violation dahil yung sinasabing bullet ay fired bullet. Nanindigan ang PAO nilabag sa batas ang ginagawang pag-aresto at pagkulong sa mga biktima. Hindi na rin daw dapat mag-alala ang mga pasahero at iba pang biktima ng tanimbala. Meron na tayong continuing motion for release or for further investigation sa City Prosecutor ng Pasay na may jurisdiction sa NAIA. Napapanahon na niya na isailalim sa retraining at seminar ng batas ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at Office of Transportation Security. Ito'y para magkaroon sila ng sapat na impormasyon sa nilalaman ng Republic Act 10591 o batas sa pagdadala ng ammunition. Nakikita ko dyan, dapat may alam sa bala ang nasa screening. At mga sundalo, yung ating mga Marines na nasa barracks, yung ating Army, yung ating Navy na walang pinapatakbong barko, yung ating Air Force na walang pinatatakbong eroplano. Sa panahong ito, kung ilalagay sa isang public utility ang yung ating mga airports Yung napakahalaga niyan sa seguridad ng ating bansa at sa ekonomiya. So ipadala po sana ng ating mahal na Pangulo. Posibleng maharap pa sa arbitrary detention at planting of evidence ang sinumang tauhan ng PNP Aviation Security Group o sinumang may pakana ng naglagbala sa NAIA. Ito'y kung hindi raw sila titigil sa pangaharas at pangingikil sa mga pasahero. Para sa Eagle News, Mean Corvera, IM1 with 25.